lumang panahon sa malayong kaharian na kung tawagin ay Hasala. Ano, ano? Hasala. Hasala. Pansin mo. Doon sa Hasala, nagkaroon ng alingas-ngas o matinding chismis sa buong kaharian. Ito ay sa dahilang sa lahat ng mga naging hari ng Hasala, ang kasalukuyang hari nila ay nag-iisang binata. Ang pangalan ng hari ay si Gelsing. Ano po? Gelsing? O, bingay ka ba? Di po, sige po. Gelsing. Wala pang asawa si Haring Gelsing at ayon sa mga chismosa, wala pang nagiging kasintahan itong si Haring Gelsing. Kaya naman pinagdududahan ng madlang people ang kanyang kasarian. Tapos mo. Lahat nga ng ikinikilos ni Haring Gelsing ay bantay bukas sa mata ng mga tao. Anong bantay bukas? Baka mo bantay sarado. Bantay bukas. Hindi bantay bukas kasi kung bantay sarado, hindi nila makikita kung ano ginagawa ni Haring Gelsing. Ano ba magdedebate na naman ba tayo? Ilong, ngayon ko na narinig yun. Bantay bukas. Marami kong bago marinig tayo. Tapos mo? Halimbawa ganito, tinitingnan nila palagi ang suot na damit ni Haring Gelsing. Mahilig kasi itong magsuot ng pink at tight-fitting na mga damit. Kaya naman marinig sa paligid ang ganito. Sabi na sa'yo, badingin eh. Tapos mo? Kapag naman nangangabayo at nagagala sa buong Hasala itong si Haring Gelsing, pinapanood din nila ang bawat kilos nito. Minsan nga, nakita ng ilang chismosa si Haring Gelsing na namimitas ng rosas at inaamoy-amoy pa. Kaya may nagsabi na naman ng, sabi na sa'yo, badingin. Tapos chismos talaga. Ang nagpatindi pa sa hinala sa kasarian nitong si Haring Gelsing ay ang mga bumubuo sa mga tauhan ng kastilyo. Karamihan kasi ay mga lalaki at puro mga gwaping. Ang pinakamalapit nga kay Haring Gelsing ay ang utusan nito, si Ngoto. Ngoto. Siya ang pinakagwapo sa lahat. Kamukha ito ni Piolo. Kaya naman lalong tumindi ang hinala ng mga tao na bading nga ito. Si Haring Gelsing ang tinutukoy ko, ha? Okay, sige pa. Pero mali ang hinala nilang lahat dahil lingid sa kaalaman ng buong kaharian ng Hasala, si Haring Gelsing ay sobrang choosy sa babae. At meron siyang napupusuan, si Tobeb. Ano po? Tobeb. Tobeb. Sino po si Tobeb? Si Tobeb ay ubod ng gandang babae. Ang mukha nito ay pinaghalo-halong mukha ni na Marian Rivera, Angelica Panganiban, at Ann Curtis. Curtis po, Curtis. Curtis. O yun nga, sabi ko. Sige, tuloy niyo po. Samantalang ang katawan naman ni Tobeb ay maaaring ipantapat kina Christine Reyes, Angel Loxin, at yung Solen Husap ba yun? Solen Husap po. Kailangan niyo yun? Hindi, nakasulat sa labat eh. Matas eh. At higit sa lahat, si Tobeb ay kamukha rin ni Pokwang. Oh! Pagdating sa sense of humor. Okay. Sa pagpapatawa, yun ay ibig sabihin. Masayang kasama, kumbaga, itong si Tobeb. Kaya nga nahulog ng husto ang loob ni Haring Gelsing. Sa sobrang pagkahumaling nga ni Haring Gelsing ay nagsusuot siya palagi ng pink. Dahil pink ang paboritong kulay ni Tobeb. Ah, kaya pala. Oo. Palagi rin siyang namimitas ng rosas dahil ito ang paboritong bulaklak ni Tobeb. In love na in love pala itong si Haring Gelsing. Ay, shut up ka na kung may Tobeb. Sige po.
Kaya naman nagdesisyon na si Haring Gelsing na manligaw kay Tobeb. Nagpagawa siya ng isang alahas na bilog at kumikinang dahil gawa ito sa purong ginto at nilagyan pa ng mga diamante. At upang lagi niyang makita ang alahas na ipinagawa ni Haring Gelsing para kay Tobeb ay isinusuot sa daliri. Hindi pa niya alam ang itatawag dito pero hindi naman importante sa kanya yun. At inutusan niya ang kanyang utusan na si Ngoto. Ngoto. Tapos mo? Lingid sa kalaman ng mga tao sa Hasala, napaka-slow nitong si Ngoto. Napaka-bano nito sa lahat ng bagay. Dinadaan lang sa gwapo ang lahat. Tapos mo? At siya ay pinatawag ni Haring Gelsing para utusang ibigay ang alahas na bilog at makintab kay Tobeb. Ang sabi ni Haring Gelsing, Ngoto, ibigay mo ang alahas na ito kay Tobeb sa harap ng maraming tao. Sabihin mo galing sa akin at higit sa lahat, huwag mong kalilimutang sabihin ang mga linyang ito, ha? Ganto. Ang alahas na ito ay para sa iyo, Tobeb. Galing kay Haring Gelsing, tanda ng kanyang pagmamahal. Isuot mo sa iyong daliri. Ginto tulad ng iyong puso. Singbilog ng iyong mga mata. Singningning ng mga bituin. Singhalaga ng iyong ngiti. Opo, mahal na hari. Ang sagot ni Ngoto na pinagpapawisan na dahil hindi siya sigurado kung matatandaan niya lahat ng pinagbili ni Haring Gelsing. At tinipon nga ni Ngoto ang mga taga-Hasala kasama na si Tobeb at nag-uwi ka ito. Darito ako para ibigay ang alahas na ito kay Tobeb galing kay Haring Gelsing. Ang alahas na ito ay kinto sa sinusuot sa daliri. Ay, Pero hindi na niya matandaan ang sinabi ni Haring Gelsing. Kaya naman ang sabi ng mga tao sa paligid, aba, hindi pala bading si Haring Gelsing. Binigyan pa niya ng alahas si Tobeb. How sweet. Sinusuot daw sa daliri. Sing-sing daw pala yun. Sing-sing. At magmula nga noon, ang tawag na sa bilog na alahas na isinusuot sa daliri at kadalasang binibigay ng lalaki sa kanyang nililigawan ay... Sing-sing!